Yo, kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin kung saan galing ang kapangyarihan ni Chad at Orihime. Shoutout muna tayo. Marjan Sibal. Pa-shoutout daw po, Marjan Sibal. Hello po, Ramor Alombro. Hi po, Patrick Johnson. Shoutout po sa'yo, Patrick Johnson. Chocolog Kito. Hi po, shoutout po sa inyo. And Mark Lawrence Pakilan. Hello po sa inyo. Thank you po and keep on watching our channel. Okay, so ano pang hinihintay nyo mga ka-anime? Simulan na natin to. Leiatsu o buchikonde. Tataki okoshitai yatsu ga iru nda. Mada zenzen tsukai korasechai nee kedo na. Si Sado Yasutora na madalas tawagin Chad ng kanyang mga kaibigan. Madalas na sinusuportahan niya si Ichigo Kurosaki sa bawat laban nito. Ganon din si Orihime na may lihim na pagmamahal kay Ichigo. Nagising ang kakayahan ni Chad at Orihime sa mga kapangyarihang espiritual dahil na din sa impluensya ni Ichigo. Bilang isang resulta, sinimulan nilang tulungan si Ichigo sa pakikipaglaban sa mga Hollow. Bleach Episode 158. Ipinaliwanag ni Chad na ang kanyang kapangyarihan ay hindi mayahalin tulad sa isang Shinigami or sa isang Quincy. Magmula nang dumating si Chad sa Weko Mundo ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas na hindi niya nararamdaman sa mundo ng mga tao. Dahil dito ay naisip niya na ang kanyang kapangyarihan ay konektado sa mga Hollow. Dito din niya unang nailabas ang kanyang buong kapangyarihan at unang ginamit ang kabilang kamay na kulay puti naman na tila isang Hollow. Sa kabila ay isang shield na nabuo para protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Maaari niya rin itong gamitin pang atake. So ngayon ka-anime, saan nga ba galing ang kapangyarihan ni Chad at Orihime? Si Chad ay tinatawag na Fullbringer. Sa mga ka-anime na hindi naiintindihan ang Fullbringer, ipapaliwanag ko ito sa mas madaling pamamaraan. Mayroong isang art na tinawag na The Lost Agent. Tila din ang art na ito bilang Fullbring Art. Kung saan ipinaliwanag ang mga kapangyarihan ni Chad. Si Chad ay isang Fullbringer. Ang isang Fullbringer ay isang tao na mayroong halo na kakayahan. Ito ay maaaring makuha nila sa mga magulang. So, sa simpleng pag-atake ng halo sa kanilang magulang, sila ay pinagbubuntis pa lamang, ang kanilang dugo ay nahaluan ng isang halo. Pero ito ay madedevelop lamang kung sila ay magsasanay or may mga malakas na riyatsu sa kanilang paligid. Gaya ng nangyari kay Chad at Orihime na mas lumakas at nabuksan ang kanilang kakayahan dahil kay Ichigo. Ang kakayahan ni Orihime ay kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Sinasabi ng iba na si Orihime ay Fullbringer pero ang kapangyarihan ni Orihime ay nasa kanyang hairpin. Sa tingin ko ka-anime, si Orihime ay isang hybrid mula sa Fullbringer at Shinigami. Sinasabi ng iba na si Orihime ay isang Fullbringer pero ang kapangyarihan ni Orihime ay nasa kanyang hairpin. So mga ka-anime, kung napapaisip kayo, Ate Jovi, paano yun naman nasabi yan? So mga ka-anime, ganito. Ang mga Shinigami ay may espada na nagagamit nila sa pakikipag-laban. Si Orihime naman ay may mga flower petal hairpin na nagagamit niya sa panggagamot at pang-defense at offense. Sa mga nagsasabi na mahina si Chad, ay nagkakamali kayo dahil kahit na ang mga halo ay kaya niyang pabagsakin ng walang kahirap-hirap. Maaaring umatake siya kahit anong posisyon, bihasa din siya sa hand-to-hand combat na mas lalong nagpapalakas sa kanya. Ang kanyang kakayahan, Fullbringer o pag-atake, ay tinatawag niyang Braso Derecha de Gigante at Braso Esquerda Del Diablo. Ito ay napakalakas. Gamit ang mga kakayahang ito, maaari siyang gumamit ng shield at sabay ka kanyang malad-diablo na atake. So, Braso Derecha de Gigante. Ang kanang braso ni Chad, ito ay sandata at ginagawa ni Braso Derecha de Gigante si Chad na napakalakas. Si Chad ay maaari magpakawala ng malakas na pagsabog ng enerhiya mula sa kanyang mga kamao. Braso Izquierda del Diablo. Kaliwang braso ng Diablo. Si Braso Izquierda del Diablo ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas, maaring makakapinsala ng matindi. Ang La Muerta o kamatayan, Strike of the Demon ay
isang napakalakas na atake. Kapag tinamaan ka nito, isang malaking bungon ang naiwan sa likod mo na tila isang impact ng kanyang lakas. Yon, salamat mga ka-anime. Sana nga ay nakasubscribe ka na sa akin channel. At kung hindi pa, pakiclick naman yung subscribe button at pakiring na rin ang bell para laging updated sa mga video na aming ilalabas. Kung kayo ay may mga katanungan o kaya request, mag-comment ka lang kayo sa baba. At susubukan namin itong gawa ng video o sagutin ang inyong mga katanungan. Thank you and peace out. Hanggang sa muli.